Kasi po yung sinabi niya, may boss daw po siya sa pag-ibig. Siya mismo ay nagtatrabaho sa pag-ibig. Yung asawa niya po, Michael Jeffrey Plata. Na siya nga ay empleyado po. Opo. Yung binayad po namin sa kanya, yung partial po ay 60,000 po yung 60, binigay namin. Pero magkano yung total price na dapat daw bayaran? Ano po, 140 po. Sino po ang tumanggap ng pera na yan? Si Charlene Osorio po. Punta kami ng pag-ibig ngayon. Pina-verify namin yung mga dokumento namin at ang sabi, ang lahat ng dokumento na binigay sa amin ay peke. Ito ang sasabihin ni Charlene, Tita, ibibidding na ang ganitong bahay. Ngayon, kung hindi tayo hahabol, Tita, hindi ka makakasali. Sabi ng second bidder, totoo na ikaw yung panalo. However, nag-lapse na, kaya ako na ang susunod. Okay. Pinabayaan mo eh. Sabi namin, hindi namin pinabayaan. Inasikaso lahat, nagbayad lahat, nagdokumento lahat. Check with the HR, wala talagang regular employee or job order employee. Wala rin akong empleyadong plan. Tanda po tayo ng investigation. Alamin natin kung saan po sila nagkaroon ng transaction. Makikita po kami mamayang gabi kung sino-sino po talaga yung mga involved. Ayan. Hindi lang po sila yung naging biktima po sir eh. Alam po, marami pa po sila. Hihilingin ko po sa korte na malabasan po ganang warrant of arrest para po makulong po natin ito mga hindi nagiging pata sa buhay. Sasamahan po namin kayo kay Attorney Agmata. Ilalatag po natin lahat po doon ng mga documents. And gayon din po kay Colonel Eason para po doon sa ginawa pong krimen po sa inyo. Makapaghain po tayo ng kaso laban sa kanila. Okay po? Ma'am Marian, magandang araw po. After na kayo ay ma-ere, nakipag-communicate pa rin ho ba itong nare-reklamo ho sa inyo? Hindi na po. Wala na. Kids. Yung si Cha, wala na po. Pati yung isa, yung si Michael, yung asawa niya, wala na rin po. Itong mga ito, taga saan po, ma'am? Taga General Trias po, ma'am. Pero nabalitaan namin, ma'am, nag-ooperate pa rin po sila. May mga naluko pa rin po sila na iba. Sa tingin nyo, ma'am, ano yung dahilan nila? Bakit ito ay ginagawa nila? Especially, nabanggit nyo sa inyong grupo na kapamilya pa po ninyo. Opo, pamangkin po nung asawa ko. Hindi rin namin kasi alam eh, kasi matagal-tagal din na wala kaming communication sa kanya. Tapos nung time na dumalaw lang kami sa kanila, yun yung nag-offer sila na yung gusto namin magkabahay. Mm-mm. Kaya yun, green-up namin. Hindi namin alam na ganun pala trabaho niya. Hindi namin alam na ganun palang proseso ang ginagawa niya. May mga nabanggit na ba sila before yung mga nasabi ho sa inyo na ipanalo nila yung bidding, nakuha talaga nung gustong kumuha ng bahay? Opo, meron po silang ano, katulad nung tinirahan po nila, nakuha din po nila sa bidding yun. Pero yung dami ho ng mga lumalapit ho sa kanila, may naipakita na ba silang pruweba na hindi lang yung bahay nila yung nakuha nila sa bidding? Opo, mga taga ano po, mga taga Bacoor, may nakuha silang Bacoor, Imus, kaya po nag-ano din kami, nag-grab na rin kami na gusto namin kumuha ng bahay. Okay. Kumbaga tiwala din po eh, kasi kamag-anak din ng asawa. Hindi namin akalain na ganun mangyayari. Basta yun po yung laging chinachat sa amin. Yung boss daw nila ang bahala sa kanila. Yung boss daw nila ang nag-aasikaso doon sa loob. Yun yung sinasabi sa amin. Kaya tiwala lang po kami. Talagang inaano lang namin na makukuha namin yung bahay. Okay yung bahay. Lahat okay. Wala kaming doubt na magkakaganito. Wala okay. Po. Ano ang naging reaction nyo nung nalaman nyo na itong pati yung lalaki, hindi naman pala talaga empleyado ng pag-ibig? Ano po? Galit? Ano yung awa? Kasi may tatlong anak yung silang maliliit eh. Mm-hmm. Hindi namin nakalain na ganun gagawin nila eh. Kamusta ang buhay nila bago yung pinuntahan niyo po sila, ma'am, sa bahay po nila? Ano po, palipat-lipat po sila kasi una nilang inano, Laguna. Mm-mm. Bali, General Trias to Laguna. Tapos lumipat na naman uli sila ng General Trias sa may Kawayan 1. Kamusta naman yung pamumuhay nila? Ayaw nila pong humarap. Yung lalaki lang po ang maharap, yung tatay niya. Mm-hmm. Yung asawa po ayaw. Paano niyo, ma'am, nalaman din na may mga iba pala kayong mga kasamahan na pareho ng sitwasyon po ninyo? Nung ano po, nung na lumabas po kami sa tulpo, lumabas din po yung iba't may taga Bacoor, taga Imus. Marami na po kami ngayon. Yung sa kanila po, 2M plus din daw po sa amin po, 2M plus din. Kaya nag-4M na po yung ano niya. Nakasama din po namin, pumunta kaming pag-ibig. Kayo ma'am, magkano nga na i-cash out po ninyo? Ano po, 110,000 na ibigay namin sa kanya. Yung 110,000 po ma'am, saan niyo po kinuha yun? Bali po yung bahay namin po dun sa ano, sa Phase 4, binenta po namin yun. Tapos dinagdagan na lang po namin, nag-loan to yung asawa ko. Yun yung binigay namin sa kanya.
kumbaga ay give up nyo yung tinitirahan nyo para lang makuha po itong bahay. Para magkabahay po kami dito. Kaya ano po ang nagusto nyo dito sa property na po na ito? Ano po? Subdivision po kasi at saka tahimik po. Yung dati po kasi namin tinirahan doon po yung sa squatter. Okay. Ito po ay foreclosed property. Opo. First time yung hubang sumali sa bidding. Opo, ma'am. Yung mga ibang mga kasamahan po ninyo. Yun, ganun din po. Same situation. Opo. So, kumbaga, para madpadali yung proseso, talagang dahil kamag-anak, mapagkakatiwalaan, talagang yung pera sa kanya na paano yun? May mga resibo kayong inaabo? Opo, meron po kaming mga ano po dito po, yung mga patunay na inano niya po, nireceive niya po yung pera. Kagaya po niyan po, acknowledgement, ayan po. Ang problema lang po, nag-lapse. Hindi niya binayad yung mga 5% ng bahay namin. Na yun yung mga hiningi niya sa inyo. Opo. May binagit ba siya na commission niya? Siyempre, bilang ahente, hindi naman pwede na dadaan ng pera sa kanya na walang porsyento. Opo. Sinabi niya po, ma'am, tatlo daw po sila naghahati-hati doon. Yun po yung sinabi niya sa akin. Kung 5% lang nung total nung property, doon sa 110,000 na ipadala mo sa kanya, ma'am, magkano ang makukuha nung grupo nila, nung mga ahente? Hindi ko rin maano, ma'am, eh. Kasi yung nakalagay doon sa amin, yung 5%, nasa 56 lang. Mm-hmm. So yung the rest noon, yun na yung paghahatian siguro nila. Okay. Pero itong property na ito, ma'am, magkano po ito at hanggang ilang taon po ba? Binid niya, ma'am, ng 2.2 million. Okay. Binid niya. Eh, hindi namin kakayanin yung malaking ano, kasi ang 5% noon, nasa 100 plus na. Mm-mm. Binid niya eh. Kaya, yun din ang inano namin kay attorney sana na gusto na sana namin na pwedeng pababaan na kasi hindi talaga namin kaya po. Sana po itong bahay namin maayos na. Yun po yung kasi yung inano niya na 2.2 hindi po namin kakayanin yung binid niya na 2.2. Ang ini-request po namin doon kay attorney yung kasi yung loanable ng asawa ko ma'am ay 1.2. Okay. Kahit lang naman po sana yun po. Mm. Yun po sana payagan kami. Yun lang po yung inano namin doon sa kanila. Idol Rocky Tool po, ito na po. Nag-file na po kami ng kaso po sa mag-asawa po kay Charlene Cabucos at saka kay Jeffrey Plata ng Large Scale Staffa po. Bali po, ang hiling lang po na sana namin kung ano pa, yung presyo lang po ng bahay na sana pababaan lang po. Yun lang po yung inano namin doon sa pag-ibig po. Willing naman po kaming bayaran po kung magkano po ang magiging monthly namin sa bahay o willing din po kami kung magkano po ang presyo na sapat lang po. Thank you po, Idol. Ma'am Raquel, sa inyo po ito? Sa asawa ko po, ma'am. Okay, nakapangalan. Nakapangalan. Kailan ho kayo nakalipat dito, Ma'am Raquel? February po. February 10. This year po. Okay, kamusta po ito nung lumipat ho kayo? Okay naman po nung ano, ma'am, nung una. Okay naman po. Tsaka nung ano, hindi pa ganito yung tsura nito, makalat, ma'am. Mm-hmm. Marami pa hong inayos. Paano nyo nakilala yung mag-asawa? Sa pamagitan po ni ano, yung ka-vendors po namin, si Madam Marian. Nabanggit sa inyo na po. Agent daw sila. Mm-hmm. Agent po daw siya. Nagkatrabaho daw po sa pag-ibig yung pamangkin nila. Okay. Ngayon, ka-vendors po namin. Kasi ilang ano na din po siya nakatira bago kami lumipat dito. Alos mag-one year na po siya dito eh, sa Cidarwan. Pero kayo ma'am, taga saan po kayo bago kayo lumipat po dito? Actually ma'am, nung ano po, sa kabilang baybay po kami nang umupahan. Sa kabilang sa kabilang baybay sa ano, yung sa asawa ko. Pero taga Pampanga talaga po ako. Ano yung dahilan ninyo bakit kayo ay napalipat? Yun nga po ma'am, dun sa ano, magtataas na rin po yung ano, yung upa dun sa inuupahan namin. Mm-hmm. Eh kaysa magtaas po, sabi naming mag-asawa, kaysa magbayad kami nung ano, naisipan po namin na kumuha na lang ng bahay dito sa ano. Yun nga, may kakilala kami si Madam Marian. May kakilala siyang agent. Mm-hmm. Kaya po, napaano kami dito, napalipat kami. Kasi gawa nga po ng magtataas na po yung inuupahan namin bahay. Kaysa magungupahan kami, ba't di na lang po kami kumuha ng rent doon, di ba? Okay. Mm-hmm. Magkano daw po ang naibigay ninyo dito sa mag-asawa? Una po, ma'am, bigay po namin sa kanya, ano, 100 cash po yon dun sa may, kung saan po ako nagtitinda dati, dito sa may Sugar Road po, ma'am. Inabot ko po sa kanya yun, ma'am, mga pasado alas 7 po ng gabi yun, ma'am, nung inabot ko po sa kanya yung pera kasi wala po kami. Ano, binigay lang po niya sa akin na ano, acknowledge receipt, ma'am. Okay. Tapos kinabukasan, December 2 or December 3, yung 20,000 ginikash po namin kasi 120 po yung inihingi niya paunang bayad. Okay. Magkano daw po yung panalo sa bidding? Hindi po niya binanggit, ma'am, pero inihingi po niyang ano, cash out
is 200. Mm-mm. Pero wala po siya nabanggit kung magkano po yung nabid niya po dito. Kami po mismo nakaalam na binid niya po itong bahay na 2.3. Actually po 2.6. 2.6 daw po, pero may 30% discount na po yun. Kaya naging 2.3. 40,000 okay. po yan. Kung sakali po, kasi yung bahay po na presyo po ng bahay talaga na to, it's 1,022,000 lang po. Kung sana po, kung dun sa 2.3, sana po, pwede pong mababaan din dun, ma'am. Yung makakayanan lang po namin. Okay. So, ibig sabihin, nanalo siya dahil talagang doble, so, doble yung, po yung binibid niya. So, same situation po ba kayo, ma'am? Oh, ganun din po. Sa kanya din po, kay Madam Marian din po namin nakilala si Cha. Yung amin naman po, nirekomenda po ng kapatid ko. Pero totoo naman, ma'am, nanalo. Kasi may ano po kami ng pag-ibig. May email po, may ano. Tapos po, may nagki-claim po. Doon po sa property na binid po niyo. May nagki-claim po na sila daw po yung second bidder, tapos nakuha na daw po nila ang bahay. Eh sabi ko po, paano po yun? Eh kasi kami, tapos pumunta po kami ng pag-ibig. Sabi po sa amin, hindi daw po kami nakapag-comply dun po sa 5%. Eh hindi nga po kasi namin alam. Kasi po ma'am, na ano po pala kami, na scam po pala kami. Pero kayo ma'am, nakapagbigay kayo dun sa mag-asawa, magkano? 100,000 po. Na yun ang dapat na ibibigay ninyo sa 5%. Po, opo. Ngayon ho, nung nga nalaman ninyo na dalawa ho kayong claimant, ano ho ang naging action nyo po dito? Ano po yun? Yung una po, pinupuntahan po kami nung nagki-claim po. Tinatakot po kami na papagawaan daw po nila ng gate, ipapadlock daw po. Kahit po nandun daw ang mga, kahit po sino pang nandun, nandun kami, nandun mga anak ko. Siyempre po kami ma'am, takot po kami ma'am. Nakipagkasundo na lang po kami sa barangay, napilitan po kami na yung ano po, yung monthly po nila, kami po ang magbabayad. May pinag-usapan ba kayo na magkano ba dapat ang ibid? Yung iba nga lang ma'am, hindi na po nakamubin. Gawa nga po ng nag-strict na yung presidente kasi gawa nga ng nangyari sa amin, na-scam na. Hindi na niya ina-allowed yung ano lang ma'am, yung authority to move in lang po. Ibig sabihin dito ma'am, no, sa area ninyo, marami ang foreclosed properties. Opo ma'am, marami po. Anong dahilan, bakit marami? Ewan ko. Nananawagan po kami kay Attorney Agmata. Attorney, sana po mapagbigyan niyo po kami sa aming hiling na kung sana po, hindi naman po dun sa 2.3 na ganun po ibinid ni Charlene Osorio, wala naman po kaming kaalam-alam na ganun po yung bid niya sa amin eh. Sana po kung sakali matulungan niyo po kami kahit mapababaan lang po yung mga ano namin. Doon sa kakayanin lang po na aman po ganun. Magandang araw po, Lieutenant Colonel Jefferson. Nandito ho kami kasama po ang mga complainants upang alamin po ang naging aksyon ng ating kapulisan patungkol po dito sa kanilang mga inirereklamo na sila ay na-scam ng isang fake agent po ng Pag-ibig Properties. Opo ma'am, after po na dumulog po sila dito ma'am, napagsama-sama po namin yung mga biktima, yung pito po, at yung iba pa po na taga-ibang bayan ng Cavite. So July 9 po ma'am, na isampan na po namin yung kaso, large scale, tapa po ang inisyo po, na ang nirecommend po namin sa piskalya at tinanggap na ma'am po. So nagkaroon na po sila ng dalawang hearing. At hindi pa rin po umati itong si Charlene at Michael sa patawag po ng korte. So inaasahan na lang po namin yung paglabas po ng warrant of arrest. Ma'am, sa panahon po ngayon, hindi po natin alam kung sino po yung mag-grab po ng opportunity para lokohin tayo. Katulad po nito, may kamag-anakan pa po sa mga biktima po natin na kumbaga biniktima pa. At pangalawa po, gusto ko lang po sanang matulungan po kami ni Senator Raffy Tulfo doon po sa pag-ibig. Okay. Dahil po napag-alaman po namin sa investigation namin na yung purpose po ng pag-ibig sa housing na mabigyan ang mga kababayan natin na gustong magkaroon ng sariling bahay ay nagiging tuloy pa ito upang samantalahin ng ibang tao. Kasi meron po kaming naimbisigahan, yung isang tao ay sila po ang nagpapabid. Kumbaga, gumagamit po sila ng ibang tao para magbid. Then, sila po lagi nananalo. Then, pag nanalo, sila po ang nagbebenta po na may patong na po sa ano. May patong na po do sa presyo na binibigay ng pag-ibig. So, nadidefeat po yung purpose po ng housing loan ng pag-ibig po. Po, naku, magandang information po ito. Hepe, lalo na dito po pala sa atin sa area,
may ganitong scheme na nangyayari at kawawa pala yung mga kababayan natin na gusto lang magkaroon ng bahay. Especially yung mga nasa slum areas na gustong magkaroon ng sariling, sasabi nilang sariling kanila na nabahay. Opo. Actually po, hindi lang naman po dito sa Carmona nangyayari yan. Kaya nga po, matagal ko na pong alam to eh. Medyo wala lang po tayong prueba. So, nagkataon naman po na itong mga taga-Carmona ay dumulog po sa amin at ako po ang epi dito. So, talagang dinig up ko po yung mga facts. So, yun nga po, napatunayan ko na hindi lang po dito sa Carmona. Marami din po sa ibang bayan ng Cavite, sa Laguna, na nabiktima po nitong mag-asawang to. Kung magandang bagay po ito, Hepe, na nabigyang pansin natin, no? Especially na ating kapulisan at ina-assist po natin yung mga ganitong klase natin ng mga complainants. Sige po, ang ifa-follow up po namin, no? Makipag-ugnayan po ulit kami sa pag-ibig at sasamahan din po namin din siguro sila maging sa mga concerns po nila. At sana nang maimbestigan din po ni pag-ibig yung mga pangalan po na nababanggit po ng ating mga complainants na sila ho pala yung gumagamit po ng ibang mga tao para sila kukunin po pala nila yung mga bids po na yan. Sige po, papaalam po namin po sa kanila. Kawawa naman po talaga tong mga biktima, katulad po ni ate, na nag-apply siya sa bidding, then naloko ng scammer, then pumunta po sa kanya, nag-offer, pinatira, then nagkaroon po sila ng agreement, then afterwards, iba na po pala ang bibigyan niya ng lupa. Ano po ang final po natin na kaso laban po dito sa mga suspect? Ang final po natin kay Charlene sa Michael is yung large-scale estafa. Ilan po ang complainants po natin dito? Dito po, ma'am, 7 po silang dumulog po dito sa Carmona City Police Station. Sige po, maraming salamat po, Lieutenant Colonel, dahil sa isang mabilisang action po na ginawa po natin dito sa mga complainants. Salamat. Yun, salamat sir, dahil niya po kami pinabayaan. Talagang nandun po si sir simula nung nagpatol po kami at nung dumating kami dito, agad-agad po si sir nandyan. Hindi po kami iniwanan ni sir. Thank you po sir. Hindi po niya kami pinabayaan, talagang entertained po kami lahat. Wala po siyang inano sa amin, lahat po kami in-entertain na maayos po dito sa Carmona Police Station po. Thank you sir, thank you po. Mabuhay po kayo. Ganun din po, thank you sir. Kasi po yung amin po, ibang usapin na nga po. Pero nandyan pa rin po si sir para sa... Sir Rabi, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Nakapag-file na po kami ng large scale staff pa dun sa nag-discam sa amin na yung mag-asawa na si Charlene Osorio at si Jeffrey Plata po. Sana po matulungan nyo din po kami sa pag-ibig na maiayos po yung mga bahay namin. Yun lang po. Maraming salamat po. Idol Rafi, magandang araw po. Nagpapasalamat po kami kasi dahil po sa inyo, lumakas po talaga yung loob namin. Dapat po susuko na kami pero hindi po. Yun lang po. Marami pong salamat. Thank you, Idol. Thank you, Idol Rafi. Salamat po. Thank you po. Sobrang, ba't natutuwa ka ngayon na iyak? Ma'am, salamat. Kasi mapabalik na sa amin yung bahay. Thank you po talaga. Ma'am, thank you kay Sir Natunapitol po. Thank you po. Ma'am, sa inyo po. At saka sa kay Atty. Agmata po ng pag-ibig. Thank you po. Salamat sa inyo. Ano daw po yung proseso ang gagawin sa bahay daw po ninyo? Bali, kukunin ko yung letter of purchase ng bahay. Tapos sa akin na po ipapangalan yung bahay. Thank you po talaga. Naiyak ako. Mabuti at
yata may babalik na po sa iyo. Salamat ma'am sa tulong ninyo. Thank you po si Rafi Tolfo. Maraming maraming salamat na pinagbigyan mo po kami. Hoping po kami na mas maayos pa po ang lahat na ito. Maging kay Sir Eason po ng Carmona. Sir, thank you din po. Kay Mayor po ng Carmona. Maraming maraming salamat po. At syempre, pinaka the best na pasasalamat para sa iyo, Sir Rafi. Salamat po sa pagtulong sa amin. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyo lahat. Thank you. Thank you po. Salamat po sa inyo.